Ito naman tayo sa, I think, the dark muna tayo, dark. Dito tayo sa dark na mga familiar. So, konti lang ang option ngayon, no? Si Wombat ay cute na naka-jumper. Siya yung attack type ng 3-star ng dark class, no? So, siya ay hindi ko masyadong recommended. Parang wala pang actually nakita na gumagamit dito yung bukod sa cute yung jumper niya. Kumbaga nasa huling listahan siya. Kumbaga pipili ka kasi ng arena, di ba? Def, sino yung mga listahan ko ng def? O ikaw muna, def. Tapos sa likod na pipili ka na ng attack type. Hindi mo masyadong kukonsider si Wombat, no? Although meron siyang good na attribute, yung corrupt. Ay yung corrupt kasi ay para siyang burn, yung corrupt yung version ng burn ng mga dark class. Damage overtime din siya, no? Parang iba-iba lang kasi yung term nila, depende sa class. So yung corrupt ay isang familiar lang ang kumukontra sa corrupt at medyo konti lang din gumagamit noon. At malalaman at makikilala niyo yun mamaya. Pagpasok natin ng light class. So yun, may damage overtime siya, pero again, hindi ko siya masyadong recommended, hindi siya masyadong gamit, no. Next natin ay si Pengi Corn. Si Pengi Corn naman ay support type ng dark class. So napansin niyo lahat sila parang may mga attack type, defense type, and support type. So ito naman yung version ng support ng mga dark classes. So pwede siyang gamitin as backliner, nagde-decrease siya ng cooldown ng mga dark class familiar. Meron siyang blind, at anong ginagawa ng blind? Bababa yung accuracy mo, may chance na hindi ka tumama sa kalaban. So very good support to actually. May mga nakakalaban ako, may mga nakakaharap ako na kasama to sa lineup sa mga around 20 to 30 plus rank ginagamit si Pengi Corn, at medyo cancer din kasi sayang yung skill or sayang yung attack mo kung hindi ka tatama, diba? So goods ba to? Good siya para sa si Pengi Corn. Dinoceros. Si Dinoceros ay isang attack type DPS ng mga dark, at si Dinoceros ay may knockdown din. Parang siya yung might ng dark classes. May knockdown siya at may corrupt din siya. Parang si might may knockdown and may burn. Ito naman may knockdown and may corrupt. May isang gustong feature ni Dinoceros, at yun yung pinupushback niya yung kalaban. Parang tatalsik, maghihiwalay. Siya yung, kumbaga pag pinagsama-sama ni Hippocampus yung mga familiar, siya naman, paghihiwa-hiwalay niya. Ganun naman yung kanyang technique. So, parang okay din siya. Actually, once ko pa lang siya na-experience, nagulat ako doon kasi parang hindi ko in-expect na ganun yung effect ng kanyang skill. And parang naging effective siya at some point kasi magkakaroon ng isolation sa mga familiar na imbis na binabanatan. Halimbawa, na pull kayo, kunwari kalaban nyo ay Hippocampus or Stagtor, na pull kayo sama-sama. So, nafo-focus damage yung mga familiar nyo, pero pagpasok ni Dinoceros at pinaghiwa-hiwalay niya, parang ibibreak na yung away. Huwag nyong guloyin yan, maglayo-layo kayo dyan. Ganun yung nangyayari kay Dinoceros. So, effective siya pangontra dun sa mga Stagthorn and Hippocampus na humihigop, no? So, very good din to si Dinoceros. So, yun yung isa sa mga feature na gusto ko kay Dinoceros. Ha, Goblin! Nako, kung may awaken lang ako nito, nasa lineup ko to. Ang ganda ng effect ni Ha, Goblin kasi ang pinaka-specialty niya, isipin nyo yung Axie. Si may nag-Axie pa ba? Sino nag-axie na lang? Nag-axie ba kayo? So, si Ha, Goblin, siya yung backliner. Ay, hindi pala. Siya yung nang babackdoor. Siya yung nang babackdoor ng mga axie. Ano, mga familiar. Siya yung nang babackdoor. So, bakit? Meron siyang skill kung saan tatalon siya sa pinaka malakas na attack. So, halimbawa, Hippocampus. Hippocampus yung kalaban mo. Siya yung highest attack, no? Tatalonin niya yung Hippocampus, babanatan niya, mastan niya yon at mala-apply niya ng corrupt or parang burn nga, damage overtime. So dahil binabanatan mo yung Hippocampus niya, magfo-focus siya yung Hippocampus, hindi makaka-free hit yung Hippocampus or kung sino mang familiar ang highest attack niya, ma-isolate ni Ha, Goblin. Mapupunta sa kanya yung attention habang yung iba mong mga kalaban, ang mga kakampi, nagbabanatan sila doon.
ang ganda ng feature na yun. Kasi nga, usually, yung mga highest attack nasa backline yan, and wala tayong magagawa dun pag nag-free hit na sila. Pero ito yung magagawa natin. Kung meron kang Hug Goblin, pambasag yan ng mga free hit na high damage familiar. So, yun ang pinakagusto ko dito kay Hug Goblin. So, sana may awake ko siya para magamit ko. Pero wala eh. Isang beses ko pa lang siya nakuha, no? Ngayon, dito tayo kay Torex. Ito yung sinasabi ko kanina na mas prefer ko to kesa kay Molten Lion at this point ng season, kasi siya yung defense type na very fitting kasama si Stagthorn. Meron siyang na remember yung effect ni Stagthorn na nagbabawas ng yung resist rate ng knockdown, subdue, impact at pushback ay meron din siya, 30%. So may 20% kay Stagthorn, meron ka rin ganito na 30%, so almost 50% na 'yon pag pinagtabi mo sila sa harapan. So masasabi ko, karamihan ng mga lineup talaga ay ganun yung nasa harapan. Mga high-end na lineup, talagang Stagthorn and Torex talaga yung ginagawa nila sa harapan para sa mga crowd control. Kasi remember, sabi ko sa inyo, sila Might and sila Ouroboros na may knockdown, nilalagay nila sa harapan usually or paminsan-minsan para ma-knockdown yung frontliner para magkaroon ng free hit. Pero dahil nga meron ka nito, may resist ka, medyo may chance na hindi mangyari yung knockdown na ginugusto or gustong mangyari ng mga kalaban mo. So very fitting siya kay Stagthorn kasi tumataas yung resist nyo sa mga crowd control. And also, meron siyang shield na nag-scale pag mas mataas yung HP ng Torex nyo, mas mataas yung shield na matatanggap nyo. So, very nice feature ni Torex yun. At also, hindi lang niya nire-resist ang pushback, meron din siyang pushback na nga-isolate din siya ng kalaban. So, maraming beses nangyayari na dahil nasa harapan ko nga to si Torex, pinupushback niya yung isang familiar, nagwa-one-on-one sila habang kukunin ng hippocampus ko or ng Stagthorn ko yung iba pang familiar at magfo-focus fire sila doon habang may sariling battle. Ito si Torex dahil nga may na-isolate siya sa pamamagitan ng pushback. So, very nice feature ni Torex yun. Narito ako kasi meron lumabas na class rate ng mga familiar at si Torex ay class D, nasa pinakahuling class, pero I think para ata yun sa field yung mga sinusuot, yung tatlong familiar na sinusuot sa field ata yun, na hindi siya okay gamitin sa field, no? Pero ibang story yun. Dito sa familiar ito, class S to, parang isa siya sa mga top tier, and that's the reason why in-upgrade ko siya until 6 stars. So, meron ng isang familiar na hindi pa nakukuha, siya na lang, si Arachnes yun. So, kung titingnan natin dito sa record at sa codex, si Arachnes ay isang dark type class din. Unfortunately, wala pa ako nito, pero more on DPS din siya, pero AOE, but mas magsha-shine ito pag gagamitin nyo sa field or halimbawa lava arena kasi more on damage to player siya. Ayan. So, if the target is player, then deals 5% max HP as additional damage. HP scaling din, pero more on damage sa player ang focus nito. Pero kung meron kayo nito, ito lang yung rare nyo, tapos gusto nyo siyang gamitin sa arena, okay lang din naman as DPS or as damage dealer, wala rin naman problema. But then again, diniscuss na natin yung mga ang tawag dito, yung mga class or mga DPS. I'd rather use Dragel na may burn at malaki yung damage AOE din kaysa kay Arachne siguro. Pero malakas din naman yun kasi 4-star rare yun eh. May rason kung bakit siya 4-star rare. But then, again, PvP oriented nga siya. So, yun yung mga dark type, no? And last but not the least, ang mga light class, no? Ang mga light class na familiar. So, konti lang din ito, parang dark din. So, yung 3 star nila, itong galing sa collaboration with Plants vs. Zombies. Itong si Worker Blumber. Okay ba to? DPS? Okay lang. Parang
next. Hindi wala pa akong nakikita ng lumalaban nito. Kung may zombie, siguro na kalaban na pamilya, pwede siya itanim, pero wala eh, para makakuha ng energy. Pero wala eh, hindi siya masyadong gamitin ngayon season na to. Pero okay din siya, kahit papano kasi meron siyang flash, yung flash para siyang version ng light ng blind ng dark. So kung yung dark may blind, yung light naman may flash, parang ganoon din, nagbabawas din ng accuracy para hindi ka tumama sa kalaban mo. Pero again, marami tayong option kaysa dito. Kung meron kayo nito, siguro i-awake nyo na lang for Codex, pero wag na, mag-draggle ka na lang, no? Next, si Sparky ay isang DPS din, 4 star. Meron siyang flash din, blind, and meron siyang stun. Karamihan ng mga light ay may mga stun, no? Stun oriented ang kanilang mga debuff. Okay ba siya? Medyo okay din, malakas din yung damage nila. Pero at this point, masasabi ko na may mga mas okay na DPS kesa dito kay Sparky and kay Plants vs. Zombie. Dito tayo kay Pidgeotto, kay Bird. Siya naman yung death type ng mga light, no? Ng mga light. So, nagdi-decrease siya ng damage ng darkness at okay, meron siyang special feature na I think effective kung meron kang shield, no? So ito, kapag bumaba yung HP niya ng 50%, magdi-deal siya ng massive damage around Beard or around this familiar. Pero nakikita ko kasi pag frontliner tapos walang shielder, pag once na bumaba na yung HP mo bago pa tumakapag-gas ng attack nga na pinapromise niya, pag bumaba yung 50% na, makapatay na rin siya. So okay to kung may shielder kayo sa team o sa familiar lineup nyo. So okay siya kung ganun yung case, pero kung wala, may maraming mas option na def kesa kay Beard. So mamaya sasabihin ko kung sino yung magandang partner ni Beard kung gusto niya talaga siya gamitin. Kung isa siya sa mga konting 4 star nyo, meron naman siyang ka-synergy. Kasi nga, sabi ko nga, may synergy dito. May tamang combo ng familiar lineup, no? So, I think that's all for Beard, no? Kay Tumblemore naman tayo. Si Tumblemore ay ang support type ng mga light class. Siya naman yung healer dito. So, siya lang, ito yung sinasabi ko kanina, merong isang familiar na kukontra dun sa Corrupt. O yung Corrupt, again, is yung burn counterpart ng mga dark type, yung damage over time ng darkness. Siya lang yung nakakapag-remove ng corruption, no? At bukod pa doon, ay meron siyang capability na makapag-heal, no? And again, remove corrupt nga. So basically, pang-contra siya talaga ng dark. Pero at this point kasi, wala pa rin masyado gumagamit ng mga dark type. Ang pinakagamit lang na dark type talaga ngayon ay si Hoggoblin at si Torix na nasa harapan as a shielder, no, as a def type. Pero baka sa, hindi ko sure sa ibang rank kung marami, kung meron kayo nito at napapansin nyo na kalaban nyo ay merong dark, then pwede nyo siya gamitin. Flutterby or Flutterby, hindi ko pa rin sure kung anong basa dito, Flutterby or Flutterby, pero sa bagay, butterfly, hindi naman butterfly, so I think Flutterby. Diba? Binaliktad niya lang yung B sa F, butterfly, Flutterby. Mag-stick ako doon. Ngayon, sinasabi ko sa inyo na ang basa dito ay Flutterby at hindi Flutterby. May mga nakikita kasi ako, may mga napapanood ako na Flutterby daw. Pero I stand my ground na si Flutterby ito. Kasi hindi naman natin tinatawag ang butterfly na butterfly. Diba? Okay, si Flutterby ay ang isa pang support type ng light. At ito yung sinasabi ko na pwede nyo i-combo kay Beard kung gusto nyo talaga siya gamitin. Kung wala talaga kayong def at gusto nyo talaga gamitin si Beard, make sure na meron kayong Flutterby. Kasi meron siyang shield na nag-scale din sa HP at masishieldan niya rin ang kakampi nyo. Oh, so ito, so kung nangyari, pag nag 50% to, maglalabas ng shield ito si Flutterby, magiging successful yung damage na ilalabas ni Beard kapag
nangyari yun kasi hindi siya agad mamamatay, 'di ba? So at again, itong mga to ay may mga stun-oriented silang class, no? So pero si Flutterby, konti lang din yung nakikita kong gumagamit ito sa arena kasi more on field din siya, lalo na sa mga rogue. Ito yung mga favorite or bagay na bagay sa rogue kasi meron siyang basic attack and skill evasion rate at saka movement speed ng 22%. So syempre yung rogue free hit yan sa mga kalaban dahil very long range siyang rogue. Very important yung basic attack na damage boost sa kanila. Syempre yung skill evasion rate para talaga may ilagan nila yung mga skill, di ba? Bunnybot ang pinaka-MVP ng buong season na to. Feeling ko lang, ha? Feeling ko lang. Kung meron kayong Bunnybot, Diyos ko, OP na to, dadalin kayo nito sa pinakamataas rank na kaya nyo na hindi nyo ma-imagine. Ito yung pinaka-game changer kasi sobrang OP ng kanyang shield. Naglalabas siya ng shield at buong-buong familiar arena, buong familiar lineup mo talaga, mas-shieldan niya talaga and masasalo yung damage. Mamaya siguro pwede ako mag-replay ng ilang mga laban natin at makikita nyo kung paano minsan na hihigupin tayo ng mga kalaban natin, hippocampus nila, tapos pag nasa gitna na, syempre a-attack na yung hippocampus for the burst, biglang maglalabas ng shield si Bunnybot, neck-neck mo! Gumagano yung Bunnybot natin sa mga kalaban, neck-neck mo! Hindi tayo mag-damage. At syempre, pagka nag-shield na siya, saka naman mag-release ng mga attack, iyo-iyong mga familiar natin, mauubos, mawawipe out yung mga kalaban natin. Very OP itong Bunnybot na to. Very... sobrang ang tindi nitong Bunnybot na to. Meron din siyang, nagdi-decrease din siya ng crowd control ng knockdown subdue yung mga resist na to ng up to 60% habang naka-shield. Meron pa yan, eh. Ayan, oh. Decrease all crowd control effect durations 7%. Imagine niyo na lang nakasama niyo si Torix na may 30% resist sa mga crowd control, 20% kay Stagthorn, tapos may Bunnybot pa kayo, halos hindi na kayo mga crowd control na talaga or very very low chance na lang yung mangyayari para ma-knockdown kayo, ma-stun kayo or whatever kasi nga ito. So, yun yung rason kung bakit ito yung kasama sa mga lineup natin, no? Combo sila talaga, combo sila. So, going back sa lineup natin, so siguro mas madali ko na ma-explain kung bakit ako nag-end up sa ganitong lineup. Kasi nga, ayan, meron tayong isang ticket. So, pwede nating itry, no? Pwede nating itry. So, again, itong dalawa ay combo dahil nakukontra nila yung ating, nakukontra nila yung mga crowd control dahil sa mga resistance na binibigay nila, 20 from Stagthorn, 30 from Torix, and meron pa tayong crowd control dito kay Bunnybot and shield, no? So ito yung parang burst damage natin, no? So hanap tayo ng kalaban yung medyo match naman ng konti. Hindi ko sure kung okay ba ito, hindi ko sure. 220, so nasa 216 CP tayo, so I think medyo fair ito, hindi ko sure kung kaya natin ito, so may mga question mark, no, dito. So anong ibig sabihin yan? Kung magsaset kayo ng team, pwede nyong gamitin yung question mark para magtago ng mga lineup nyo, hindi makikita ng kalaban. So pwedeng dalawa yung technique dito. So it's either itatago mo yung dalawang pinakamalakas mo para pipiliin ka ng mga kalaban kasi ay pangit ng lineup niya, makita niya yung tatlong mong lineup, pangit, masabihin na pangit, pero hindi nila alam meron ka palang hippocampus, pwede mong tago si hippocampus, tapos pwede mong itago si kunwari Molten Lion o si Stagthorn. So magugulat na lang sila sa arena na meron ka pala nun, o kaya may Bunnybot ka pala, hindi ko alam. So parang ganoon yung mangyayari. Pero yung isang technique na ginawa ko na parang nagwo-work ay tinatago ko yung hindi masyadong promising. Kung makikita nyo dito, nakatago sa akin si... Hindi masyadong threat sa kalaban. So, mapapansin nyo dito, ang tinago ko si Torix tsaka si Suryu kasi gusto ko ipakita sa kanila yung pinakamalalakas ko. Baliktad naman. Bakit? Para pag pumipili sila dito, di ba dito, pumipili ka ng kalaban. So, pipili tayo. Makikita mo yung tatlo. Pag nakita mo yung tatlo sa akin, halimbawa, may Stagthorn, may Hippocampus, may Bunnybot, most of the time, iiwasan ka na. Kasi,
kung wala silang pangontra sa Balibot, wala silang pangontra sa Hipong Ampus o sa Stagthorn, syempre, hindi ka nila pipiliin kahit mas mababa yung CP mo sa kanila. Diba? So, yun yung naging gameplay ko and nag-work naman siya. Kung makikita niyo yung battle info ko, isa o dalawang tao lang yung mga nagfa-farm sa akin, eto mga super high PS, 'di ba? Na ayan pinagfa-farm ako. Ayan, may mga lumalaban sa akin, 'di ba? Panalo tayo. Defense, naka-defense tayo, pero panalo tayo. Higher CP yan, 216 lang CP ko, siya 235, pero natalo natin. Ito naman medyo imba na to, 270. So, habang defense natin, natatalo tayo. So, ayan, sa akin siya nagfa-farm ng points. Pati si Broly, suki din ako nito, laging ako yung pinapatay nila siguro kasi nga sa option nila, ako yung may experience na sila sa lineup ko and natatalo nila ako. Kaya sa akin sila nag-ano, sa akin sila naglumalaban, no? So eto, itatry natin si si Broly, siya yung nagfa-farm sa atin. So eto, I think medyo fair, 220 CP siya, tayo 216, and let's see kung okay siya. So at this point, makikita natin na nakatago yung harapan niya na def, no? At makikita ko na meron siyang dalawang DPS at meron siyang splisher, so medyo dapat medyo alanganin tayo actually dito kasi meron siyang healer. So healer si Splisher, meron siyang very good DPS at meron siyang nagna-knockdown at DPS din. Etong dalawa I assume 80-90% ito lang din yan. Stagthorn and Torex lang din yan. Pero let's see kung ano yung laman niya, no. Ito na. Hoy. Uy, Ouroboros and ano, mali tayo. Ouroboros and Bunnybot. Tingnan natin kung magiging okay yung bato ng Bunnybot niya. So, ayan, tinaatake na yung harapan at ibon Torex natin medyo malala. Nakapag-shield tayo bago makapag-ultimate o makapag-skill yung kanyang Hippocampus. E din yung sinasabi kong clutch moment ng Bunnybot dahil malaki yung nanenegate na damage at dahil doon halos walang na damage yung Hippocampus na dahil very clutch at very timing yung paglabas ng ating shield ni Bunnybot and wala na. Nanegate na yung buong damage na yon at na-pull na natin yung lahat ng kanyang DPS sa gitna para mabugbog ng mga DPS natin sa likod na free hit sa gitna. So, di ba, hindi laging CP ang batayan ng familiar arena. So, 235 siya, tayo 216, medyo malayo din yon, pero we were able to counter it kasi kulang yung lineup niya ng defense. No, very open yung kanyang, yun kasi may nagsasabi kasi na dapat si Bunnybot nasa harap daw. Pero for me, may mga time na nakakapag-cast pa ako ng up to 2 shields kay Bunnybot kasi nasa likod ko siya. So, in his case, hinarap niya, dahil nasa harap, very vulnerable siya sa mga damage and pwede natin makancel yung kanyang shield and ganun nga yung nangyari. So, ganun ang, I think, yun na lahat ng mga information or mga, ano tawag dito? Yun na yung mga information na alam ko dito sa ano, so I think tataas ata tayo, 2478 2478, hindi, 11 pa rin talaga, no? Kanina kasi nag 7 ako, sayang hindi nyo nakita, pero yun na yung alam ko when it comes to familiar arena. So sana nakatulong yun when it comes to building your team and tamang synergy lang talaga, no? So wag kayong matakot mag-build ng mga 3 stars kasi worth it sila, no? Kagaya ng mga sinabi. Mga MVP na mga 3-star again ay sila, sino ba? Sila Dragel for DPS, no? Sila ano pa ba? Pwede nyong gamitin si yung Earth, yung si Earth type na defense na si Petromaton. Marami kayong pwedeng gamitin na 3-star na makakapag-rank up sa inyo. So, yon ang aking 2 cents when it comes to Familiar Arena. Again, good luck sa season na to and good luck this yun nga sa season na to and kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Meron tayong Discord, kung gusto nyo sumali sa Discord i-type nyo lang sa mga browser nyo dsc.gg/dadpad. Meron tayong whole community doon na mga players, so I've been streaming for almost 2 years. Halo-halo na yung community natin doon, may mga from Genshin Impact, from Ragnarok Mobile, from
anong tawag dito, from Mir 4 and ngayon sa Ni No Kuni, may mga Pokemon Go pa nga doon at mga nagbo-Valorant. Pero pwedeng-pwede kayong sumali doon. May section tayo doon for each category ng mga games and may mga useful information tayong pinupost every now and then. Pwede kayong tumambay doon for voice channel. Marami na nagka-jowa doon. At feel free, no? Feel free to join our fam. And again, thank you so much, guys. Also, very fast moving ang ating subscribers dito sa YouTube. So, kung kayo ay di pa naka-follow, subscribe. Make sure naka-follow, subscribe kayo. And like niyo yung video natin para updated kayo sa mga future content natin. Maraming salamat. Road to 10K na tayo sa subscribers. And kung di pa kayo naka-follow sa ating Facebook, magsi-60K na tayo sa Facebook. So, punta rin kayo sa Facebook or kung nandito kayo sa Facebook. Diba? Follow and like and share. Guys, thank you so much and good luck sa inyong mga familiar. See you next time.